Sa community ng Kalingap at Rochelle, ginagawa ko po itong video na to para po magkaroon ng closure yung mga ginawa kong content about kay Borloloy Thinking. Kung babalikan niyo po yung aking video, meron po akong video na ginawa about yung pakikipag-usap ni Borloloy Thinking sa mga sponsor at yung paninira. Okay? So, ito po is hindi para palawigin pa yung issue. Gusto ko lang po magkaroon talaga ng closure, lalo na po doon sa mga nanood or medyo may sumubaybay na ibang Kalingap community and Rochelle community. So, ito po is para lang, kasi baka may mag-iisip dyan na hindi pa rin ako titigil at ilalabas ko pa rin po kung ano yung meron ako. No, hindi po yun ang point ko. Ang point ko po rito is mag-aayos sila, matigil kung ano man yung mga dapat mangyari, and maging maganda uli yung community ng Rochelle. Kasi ang sa akin lang po rito, kumbaga preventive is better than cure, di ba? Dahil sa ayaw natin sa hindi, magkakaroon po talaga ng impact ito doon sa community ng Rochelle at syempre kasama yung Kalingap community. But bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si Tinchi06 at welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa mga upcoming content ko. Any comments, suggestion, recommendation, or reaction to this content of mine, please leave it in our comment section. And susubukan kong i-share pa yung iba kong alam, okay? So balikan po natin itong gusto kong linawin sa community ng Kalingap at Rochelle na kung bakit hindi natuloy or bakit hindi na mangyayari or cancel na yung aming debate ni Borloloy Thinking. So just to give you a recap, bali kasi doon sa content na yon, nag-comment si Borloloy Thinking, which I appreciate. Wala naman kaming masamang tinapay, di ba? Ang sa akin lang is parang kalinawan dahil may mga kaibigan din po tayo na nasa loob ng Kalingap community na concern. May concern po sila and medyo tingin nila pwede akong mag-share ng opinion ko about the matter. So, ginawa ko lang po yun. But to ruin the community, no, it's not my intentions. Okay, gusto ko lang po talagang maliwanagan, especially yung mga pagbibintang. And of course, knowing trending Pia, kahit papano, alam naman natin na alam ko mismo na kung may issue man si Trending Pia sa iba na mga nagawa niya, but yung sirain yung dalawang bata, I don't think mangyayari yon, and the money. Okay, so huwag na natin elaborate dyan. Puntahan po natin kung ano po yung sinasabi ko na nag-comment si Borloloy Thinking. Okay? Bali kasi, ang comment ni Borloloy Thinking is, with all due respect, sir, kindly show me any proof that I'll talk with any sponsor na sinasabi ko raw. So, I do respect you as a person and thank you very much, sir. And I respect you also. So, please do enlighten me accordingly. I'm open for a live debate if you want to be fair enough. Okay. So, ang sinagot ko naman yun. So, thank you ako. Then, mag-agree ako sa kanya na informative eh. Para sa akin, hindi yung debate para magsirahan. Kumbaga, paliwanagan, takitaan ng ebidensya, di ba? So, para maging clear, yun naman yung habol ko eh. Maging clear, maging totoo, maiwasan kung ano mga pwedeng mangyari na ikasisira ng community ng Rochelle. So, nahingi ako sa kanya ng time, and since siya ang naghahanap ng ebidensya, so, I'm thinking na sa channel ko gagawin, pero if he wants doon sa channel niya, wala rin naman problema. Maipapakita ko pa rin yung ebidensya ko. But, okay, on that day na sumagot siya, kinoment niya to, may narinig ako or may nagsabi sa akin sa mga kaibigan ko din na may undergoing usapan, para mag-uusap. May mga sponsors na nag-initiate,
okay? Kaibigan din nila sa community na yan na pag-ayusin sila. Okay? Kausapin, pagkausapin sila privately. So, nung nalaman ko yon, so, tinanong ko yung mga kaibigan din natin na i-hold ko muna kung ano yung meron ako. But I really have. But for the purpose na kasi nga, katahimikan naman yung habol natin. So, okay, sabi ko, balitaan nyo kung ano yung nangyari sa pag-ayos. Para hindi ko na ipilit pa yung debate. Siyempre, hinamon ka, umuo ka, then para naman sa kaliwanagan ng karamihan, willing talaga ako. So, sabi nila, hold ka muna, yan muna, let's the private conversation mag-push through muna. So, okay, hinayaan ko. Then, after, I don't know, anong oras na yun, nag-reply sa akin na okay na, magkaayos sila. So, hindi ko na pinush pa yung debate na yun since mag-aayos na eh. For what purpose pa, di ba? So, pinag-ayos sila kung whatever na pag-usapan nila din. Let's be it, di ba? Eh, ang mahalaga doon, nagkaayos sila. And isishare ko rin yung naging paliwanag. Okay, nagpaliwanag din si Marzano TV sa live niya. So, isishare ko rin po yun. Like, bigyan ko lang ng konti ko rin reactions para lang magkaroon ng confirmation din. Alam ko, napanood na ninyo, but some of you may not. So, for clarification lang. And since tumigil na, di ba, nagkaayos naman na sila, and I personally ask Trending Pia doon sa nangyari na yun, and sinabi naman nagka-okay sila. Unang-una sila si Lorny ang unang naging okay sila, then yung kay Burloloy at saka yung kay Marzano, ongoing that time nung minessage ko siya. Of course, I need to ask Trending Pia, di ba? And it's so happy na sumagot naman siya. So, sabi ko sa kanya, then much better. Okay yun. Mas maganda yun. Ayos yun. Kasi nakikipag-usap kayo privately. And nangyari lang na naging public siya at nakisaw-saw ako. Kasi nga, may mga kaibigan tayo noon na nagkwento na yun na nga, napagsabihan na rin naman sila pareho. But may isang parte, okay, na ayaw sumunod. So, that's why nakigulo ko. Okay? Nakigulo ko. And because of the friends natin na concern na nasa loob ng kalinga. Okay? Napagkatiwalaan lang tayo, kaya ginawa ko rin yung sa tingin ko, makakatulong, ha? Makakatulong sa issue na yan. And since nagkaroon na ng closure, whatever I have, sa akin na lang muna yun. Okay? Sa akin na lang po yun. Hindi ko na po yun para ipagpilitan pa o gawin pa ng content para lang humaba pa yung storya. And since Trending PA yung reason kung bakit ako nakisaw-saw dito sa issue, and syempre yung community ng Rochelle na ayaw kong masira rin dahil maganda yung adhikain ng mga bata, lalo na si Rowell na tulungan yung ating mga less fortunate. So, kumbaga, nanghihinayang ako. Kasi ayaw kong mangyari sa kanila yung nangyari sa community na alam ko na medyo magulo na. Di ba? So, kumbaga sa akin, preventive lang. Preventive lang yung ginawa ko. And since okay sila, privately na, mag-usap na, everything's ends well. So, stop na rin po ako. You won't hear anything from me anymore with regards to this issue kay Trending Pia at sa the rest ng mga reactors na naging hindi maganda yung mga pangyayari, ha? So ngayon po yung another issue na gusto ko, hindi naman issue, re-reaction ng live ni Marzano kasi pinaliwanag niya nga doon yung mga pangyayari. So ito po, pakinggan po natin. Gitero na gustong sirain ng Rochelle. Yung mga inggitero talaga na gustong sirain ng Rochelle. It happens right now. Ngayon, sa gera kasi, may tinatawag na collateral damage. At yung collateral damage na yun, na nangyari ngayon, ang tinatamaan talaga dito yung weapon, ang nation, ang Rochelle. Totoo yun. Sa nangyayari na yan, yung kung di sila napag-ayos, yun, ang talagang sinasabi ng collateral damage na kahit na hindi yun yung intention, is yun ang mangyayari. Ang balik talaga nun is
doon sa dalawa, kay Rochelle, sa lab team nila, and doon sa ginagawa nilang pagtulong. Yun yung talagang may malaking impact. Yun yung magkakaroon talaga ng sasalo. Yun yung magiging collateral damage. Sila talaga yun. So, totoo yung sinasabi ni Marzano na in any giyera, di ba, walang nananalo. And mostly victims. And yung mga collateral damage na hindi inaasahan, sila yung mga naapektuhan. Well, as Rachel. So, with helps no ng mga kaibigan natin, especially shoutout natin si ano si Boss RC at si Ate Lisa Nabal at si Leia Candao. So, ngayon, may mga nag-initiate. Yung nabanggit ni Borloloy, ni Marzano, maaaring sila yung mga nag-initiate na pagharap-harapin itong mga ito, which is good. Diba? May mga tao pa rin na concern kasi alam nila mahalagang parte yung role na ginagampanan nila. And RC, okay, I think, if I'm not mistaken, ito si RC Supremo. Siya yung sinasabi niya na kilala ko rin, and kaibigan natin yan. Kaibigan ko yan, and nung narinig ko si RC, okay, sabi ko, malaki yung possibility talaga mag-progress yung gusto nilang mangyaring pag-uusap. Dahil knowing RC Supremo, way back in Mardi, talagang ito yung taong walang pakialam sa kung ano man yung makukuha nilang views, reaction ng mga supporters or fans. Dahil for the truth din, itong kaibigan natin na to, si RC Supremo. So, saludo kayo sa RC Supremo. Dahil isa ka pala sa may initiative na pagharap-harapin itong mga taong to. Kaya nung nalaman ko si RC, malamang si RC Supremo to, sabi ko mukhang okay to. Magkakapag-usap itong mga to. Thanks so much, siyempre, sa effort na ginagawa nyo para mangyari yung nangyaring usapan kagabi in private. No? Nag-usap po kami in private together with Trending Pia, Boss Borloloy, Boss RC, ako po, si Wow Life. No? Nag-usap kami doon, nagsabi kami ng sama ng loob sa isa't isa. No? Dahil, totoo lang guys, ako gusto kong maipag-ayos. At nangyari ngayon kagabi. So, nag-usap kami para mag-ayos. No? Pero syempre guys, talaga ako... Ano to ha? Itong ginawa ko itong reaction na to, one day ago na. Okay? So, kung medyo late, pasensya na. Nung nakita ko kasi sabi ko okay, I think I need to do my own video para nga maliwanagan. So one day ago lang siya. So Saturday. So Saturday ko napanood to, but ngayon ko lang nagawa tong content na to. Hindi ko maano si Bulbul. Talagang gusto kong maalisan ng sungay si Bulbul. Okay, with regards kay Ballpoint Man, labas na ako doon, okay? Labas na po ako doon. Hindi dahil sa naghuhugas kamay po ako, okay? Hindi po. Dahil laban na ni Ballpoint yun. And ever since na magkakilala kami ni Ballpoint Man, may kasunduan na kami niya, nagbahala ka sa content mo, gawin mo ano mo yung gusto mo sa content mo, but make sure na kaya mong i-depensa yan. Okay? Kasi nakita nyo naman, may dalawa akong content na rin nag-reaction si BPM. So, choice niya po yun. Hindi ko po siya inutusan. Although, syempre, humingi siya ng permiso sa akin na gagawa niya ng reaction. Dahil may nakita siya. But, choice niya po yun. Hindi ko po yun sinabi sa kanya na reaction niya para mas malaman ng mga tao. Okay? Of course, one thing is para makarating sa iba pang mga viewers. Let's say, may viewers din siya. But, hindi ko po yun pinagpilitan sa kanya or sinabihan siya na gawa niya ng reaction niya. It's his choice na gawin yon. Okay, nililinaw ko lang po kung anuman po yung naging issue ni BPM, ni Ballpoint Man sa kanila, issue po nila yon. Labas po ako doon. And very clear po yan kay Ballpoint Man. Alam na alam niya po yung stance ko with that kind of content na meron siya. And malinaw din sa kanya kung ano yung stance ko pagdating sa mga issue. So, nililinaw ko rin lang po yan, ha. Kung mayroon silang issue ni BPM, between Marzano and BPM,
Borloloy and BPM, Lorni and BPM and other person na, na kumbaga nagawa ng reaction ni BPM, sila-sila po yun. Okay? Kung i-depend sa ko pa, depende po yun. Depende po sa kung alam kong tama naman si BPM, but it depends po yan. Okay? And as much as possible, hindi po ako nakikialam sa mga content nila. Kasi kanila yan eh. Okay? Magkakaibigan kami, yes. But in terms of kung paano sila gumawa ng content nila, nasa kanila po yun. Okay? So, advice, yes. I do give advice sa kanila, kay BPM, not only BPM, the rest ng mga naging kaibigan ko sa Mardi. Okay? Nakakausap nila ako. Then I share my thoughts about dun sa mga content nila. But privately po kami nag-uusap. Okay? And so far, nakikinig naman yung iba sa ibang sinasabi ko. Okay? So, yun lang po. Nililinaw ko lang po yan. No, pero kay Trending Tia, guys, naging kaibigan namin yan. No? Although, syempre lahat tayo nagkakamali. No? Hindi ko na lang palalawakan yung naging usapan namin. Pero kami, in the end, nagbatina po kami nila Trending Tia, si Ate Lorni, nandun pala, si Ate Lorni, pasensya na. Nandun din si Ate Lorni, Boss Borloloy, nag-usap po kami para ayusin. At itigil na yung pataasan ng ihi. Sabi ko nga, kapag merong hihingi ng patawad, hihingi ng ano, pagpapakubaba tayo, guys, magpapakubaba tayo. Yun ang utos ng Panginoon. No? At the same time, ayoko din naman na tumagal yan. At nahati na kasi ang social community. Na good. Yun yung isa sa ano, na totoong nangyayari. Na mahahati or nahahati ang Rochelle. Okay? Sila talaga yung maapektuhan. Kasi mayroon sariling supporter, syempre yan sila Borloloy at saka si Marzano. May mga taong naniniwala sa kanila. Same thing with Pia. Mga Trending Pia, may mga naniniwala din sa kanila. So ano yung nangyayari? Kung sila-sila, eh, hindi magkakasundo. So at the end, sino ba yung apektado? Yes, maraming nagsasabi na oo, doon lang ang suporta nila kay Rochelle. Wala siya lang pakialam sa away ng mga reactor kasi mga reactor pa lang naman yun eh. Diba? Hindi naman sila talaga yung sinuportahan natin kundi si Rochelle. Correct. Totoo po yun. 100% correct po yun. But, there are some viewers, sponsors, supporters na magkakaroon talaga ng solid support sa mga vloggers. Totoo po yan. I've seen it. I've experienced it sa ibang community. At alam po ng community na maaaring makapanood nito kung ano yung nangyari. Na sa paghahati-hati ng mga vloggers, sa pagkakaroon nila ng hindi magandang pagkakaunawaan, ang end up, magkakaroon sila ng sarili nilang followers, supporters, sponsors, and ganun din yung kaibila. So, maigi at ganun yung nasa isip nila Marzano, nila Borloloy, at saka nila Pia, at ng mga taong involved sa pag-aayos, na iwasan yung pagkakahati-hati. Kasi pangit ang kalalabasan nun. Pangit po. Maniwala po kayo sa akin. Siyempre guys, pinaghirapan natin lahat yan. No? Pero especially pinaghirapan yung lahat. Kayo po. No? Especially sa lahat ng mga Rochelle fans. No? Kaya lang ako guys, nakita ko rin to sa pangyayari. Eh napansin ko, yung mga taong nakapalibot na mga ibang mga sponsor at fans. No, nagkaroon din... I totally agree doon sa sinasabi ni Marzano. Ito nasabi ko na to sa mga reaction ko doon sa kabilang community na ang role ng sponsors, viewers, supporters is almost 50%, okay, ng ikasisira ng isang community, ng isang blogger, ng isang celebrity or person na kanilang sinusuportahan. Malaki po ang role ng mga yan, lalo na po ang sponsor. Napakalaki po niyan. Maniwala kayo. Malaki po ang nagiging epekto ninyo, mga viewers, ha, para bumagsak ang isang community or ang isang blogger. Dahil sa inyo po nakasalalay ang views, revenues, di ba? Ang
uunlad ng isang channel o ng isang community or ng isang charity vloggers. Dahil kayo po ang sumusuporta. Kayo yung pinaka-backbone para umangat ang isang charity vloggers or bumagsak ang isang charity vloggers or ang vloggers mismo. So, napakalaki po ng roles ninyo. So, yung pagko-comment nyo lang po ng hindi magaganda sa isang vloggers o sa isang charity vloggers, malaki po ang epekto niyan. Si viewers nag-comment ng hindi magaganda, napanood ni sponsor, si sponsor magdadalawang isip ngayon yan. Ganito pala. So, anong mangyayari? Either mag-research siya, alamin niya yung buong katotohanan, or maniwala ka agad siya. Especially kung ang sinasabi ni viewers is nag-align sa sinasabi ng vloggers na hinahangaan niya, for sure, magkakaroon po ng doubt ang sponsor, ang mga supporters doon sa taong gusto nilang suportahan. So, kayo po, mga viewers, supporters, malaki po ang epekto. Okay? Kahit na pare-pareho kayong nagsasabi na ang inyong suportahan isang Rochelle lang, but for those na hindi katulad nyo ng paniniwala, which is yung mga viewers and sponsor din, yan po, magkakaroon po ng conflict. At yung conflict na po yan, pwedeng lumiit or lumaki dahil na rin sa inyong mga sponsors, viewers, at supporters. Ito ng misunderstanding. Narinig niya ganito, sinabi niya sa kay ganito, narinig niya ganito, sinabi sa kay ganito. May mga tagtag-bawas na nangyari. So, doon nagka-problema. So, correct. Yung dagdag bawas na yan, dyan lumalaki yan. Peso lang yung sinabi ng isa, pagdating dun sa kabila, 100 na. Totoo po yan. And I know, some of you realize na yan. Alam na ninyo yan. Ha? Ang sinabi lang rito, pangit, pagdating doon, sobrang pangit na. So, yan yung mga sinasabi ni Marzano na dagdag bawas. Yan yung mga sinasabi. Na ang kwento is... maliit na sugat lang, pagdating sa kabila, putol na yung taa, or putol na yung kamay, or labas na yung laman. Ganyan na yan. So, gurlis lang, pagdating sa kabila, naku, kita na laman loob. So, may mga dagdag bawas, which is, yun yung nangyari. Isa sa maaring nangyari, kaya lumaki yung issue. Kaya pati ako nakigulo. Kasi maliit lang yung pinagsimulan yan, sigurado ako. Pero lumaki ng lumaki. So, bago lumaki, inawat na nila. Which is very good. Para sa akin, napakaano. Kasi nag-ayos-ayos na sila, di ba? Nakipag-usap sila privately, which is yun yung pinaka eh. Mag-usap privately, wag i-social media. Okay? Wag i-social media. Eh, na-social media kasi siya, kaya siya lumaki. Kaya ako napasok dito. Kaya po, talagang linimitahin ko na rin makipag-usap sa mga fans, sa mga sponsor. Kasi po, minsan ang hirap din ang kalagayan ng hirap. So, totoo yun. Mahirap talaga ang kalagayan ng mga nagre-reaction, mga reactors. Kasi kung reactors ka, you need to weigh things. Aralin din yung mga bagay-bagay. And pagka nagbigay ka ng negative comment, make sure may backup kang sagot na makakapagpalinaw. Hindi ka lang basta-basta magbibigay ng negative comment mo na without explaining your side or without explaining kung bakit yun naging negative para sa'yo. Di ba? And doon sa sinasabi niyo na huwag na makipag-usap masyado sa mga sponsors or sa mga... niyo yan ha? Opinion yan. My opinion is, make sure na pagka nagsalita ka, it's either nakipag-chat ka, di ba? It's either may ebidensya ka or doon ka lang sa issue na gusto mong tumbukin or gusto niyang tumbukin and maipaliwanag mo sa kanya. Ano lang naman, it's a matter of explaining or explanation kung paano mo iparirealize sa kanya kung bakit naging ganun yung punto mo eh. But, okay yun, for the sake na, para wala nang pumunta. So, kumbaga, less talk, less mistake. So, ganun yung gusto mayari ni Marzano.
So, kaya lang sa akin kasi, nag-message siya yon or may nakipag-usap sa'yo about the issue, kasi gusto nilang malinawan, or gusto nilang makakuha ng impormasyon sa'yo para gamitin din against sa'yo. Which is, ganun talaga yung mangyayari. So, make it sure na kung mangyari man yon na ipaliwanag mo sa kanya ng maayos. At kung sakaling mag-isokmid niya, kaya niyo mo pa rin depensahan. Pero siguro, ang iniisip ni Marzano is, less talk, less mistake. Which is, correct. Yun the best. Diba? Kaya lang, mayroon siyang mga issue, o yung nagtanong sa iyo na yun, na nalalabuan siya. Kaya siya nagtanong sa iyo. Right? So, it's a matter of how you will explain it sa mga taong nagtatanong. Kasi sa akin nangyayari yan. Meron talaga mga nagtatanong na mga nalalabuan doon sa community na kung nasaan ako ngayon. So, I explain to them. Sa talagang kung ano lang yung naiintindihan ko, ito pinapaliwanag ko sa kanila. So, just in case balikan nila ako, oh, ito naman yung sinabi ko sa'yo. Anong masama doon, di ba? So, yun lang. Pero, siyempre, kay, ano yan, opinion ni Marzano yun. So, we respect that also. We need to respect it. Kung ano man yung mga pagkakamali, wala naman tama at mali dito. No, magiging tama lang to kapag nagpatawaran at inayos. Yan, tama talaga yan. Correct. Yan talaga ang tama. So, pareho kayong may mali, pareho kayong may tama. Okay? So, kung yun yung pag-irali ninyo at hindi kayo magkakaroon talaga ng common na pag-uusap or common interest para matapos yung issue, hindi matatapos yun. Hindi, walang ends yun. So, but both, if both of you, okay, willing to settle and for the purpose of the community na kung nasaan kayo, so, ignore it. Diba? Pag-usapan nyo, maglabasan kayo ng loob, ng asama ng loob. Diba? So, normal yun. Sabihin mo yung mali niya, sabihin niya yung mali mo, then, resolve the issue. Paliwanagan lang naman yun eh. Yun lang naman yung magiging ano yun eh. Ang magiging dapat dun eh. Yun yung tama dun eh. Diba? Pag-usapan ninyo, then resolve the issue. Pag na-resolve yung issue, close it. Diba? Move on to the next chapter. Pero para sabihin mo na ikaw ang tama, ikaw ang mali, ikaw ang tama, ikaw ang mali, lahat talo. Still talo lahat dito guys. No? Ako, sinasabi ko ito, hindi para, ano guys, no? Ako natutuwa ko sinasabi ko, yun eh, talagang the best. Mag-primate ng usapan at ayusin. Hindi na mahalaga dito kung sino yung tama at sino yung mali. No? Pero si Bulbul, tuloy namin aalisin namin ng sungay yan. Dahil ako, talaga, naawa din ako yung Pia, talagang magdudurog si Pia. No? At sa side din namin, may mga followers siya na nagagalit sa amin. So, tulad ng sinasabi ko, kung ano yung issue nila kay BPM, kay Ballpoint Man, bahala sila doon. Ang issue ko rito, kaya ako nakigulo, dahil nakita ko yung nangyari kay Trending Pia, and I know the madam, and may mga lumapit tayo sa ating kaibigan din natin, sa community na yan. So, inalam ko muna yung mga issues. So, kaya ako nakigulo. Kaya ako nagbigay ng sarili kong opinion. But at the end of the day, nag-aayos sila. Sinabi naman ni Marzano, mag-inabi yung explanation niya. So, what for pa? Para i-push pa yung hinihinging debate ni Borloloy. Na kapag kayon is natuloy, diba, lalaki lang lalo yung issue. Lalaki lang yung issue. Ang sa akin lang kasi, kaya ako tinanggap yon just to prove na mayroon akong alam. But kung ano man po yung mga naging alam ko na yon, hindi na rin po yung lalabas. Para po sa ikatahimik ng community ng Rochelle at ng Kalingap community. Okay, and kung sakali na magbago yung ihip ng hangin, nandirito pa rin lang naman ako. But I won't say anything unless naimbitahan ulit tayo ng mga kaibigan natin at tingin natin may nagrabyado. So kung sakali na mayroon pang iba, okay, bukod kay Trending Pia, at may nakita rin ako na sa tingin ko is agrabyado niya, so ganito rin po yung gagawin ko. Okay, magbibigay lang po ako ng reaction, but balahurain po kung sino man, no, it's not my style, okay, hindi ko po ugali yan. And doon po ako nakilala ng community na kung nasaan ako ngayon.
So, hanggang dito na lang po. Masyadong mahaba na yung naikwento ko. At kung gusto nyo pong mapanood yung live na ito ni Marzano, puntahan nyo lang po yung channel niya. Ang title nito is Wamos, ang matinding belta kay Makagago, Ballpoint Man, kinasahan na ang kaso. Yun po yung title nitong live stream na to na kung saan nagpaliwanag si Marzano TV. Inulit ko po, wala na po ang debate namin ni Borloloy. Okay, hindi po yun matutuloy, kansilado na po yun. And wag na po kayong mag-isip na maglalabas pa po ako kung anong meron akong pruweba na katulad ng sinasabi ni Borloloy. So, close na po natin yung issue and I hope hindi na po mangyari itong nangyaring ito sa Rochelle. Dahil nakaabang po ako, tulad ng sinasabi ko, sayang yung community ng Rochelle kung ito po ay masisira lamang ng mga issue na pwede naman pag-usapan. Okay? Mahirap po kasi masira ang community na to dahil ang tinutulungan po nila is yung mga less fortunate nating mga kababayan na hindi pa kayang tulungan ng ating gobyerno. So hanggang dito na lang po at maraming salamat.